Hi guys! So, for today's vlog, gagawin po natin kung paano tayo mag Streamyard using Streamyard website and then using your YouTube account na di na kailangan ng ibang phone. So, una, punta muna tayo sa Streamyard natin. Buksan natin yung Streamyard account. Hanapin natin yung streamyard.com. Ayun. Pagbukas, pag nabuksan nyo na, automatic, yung sa akin is automatic na kasi nakalagin na ako. Pero, usually, kailangan nyong mag-login dito sa Streamyard natin. So, pagdating dito, pwede kayong mag dual screen or mag split screen kayo sa phone nyo. Especially if yung mga bagong phone nyo is Android, kayang gawin nung split screen o dalawang screen sa phone mo. So, 3 arrows up ka lang for mine kasi yung ginagamit ko is yung Oppo. So, gagawin natin yung 3 arrows up. So, ready na natin yung Streamyard website natin. And then, punta tayo sa, hanapin natin yung YouTube na app. Buksan natin yung YouTube app. Ayan. So, yung sa akin, nakabukas na kasi kanina. So, punta ka lang po kayo sa YouTube channel nyo, sa channel nyo. Go to your channel. And then, ayan. So, pag gusto nyo nang ready na kayo for setup for live broadcasting using our streamyard.com. So, punta lang tayo dito. Nakikita nyo naman dito. Itong ano na to. Create a broadcast. So, i-click mo lang yan. Create your broadcast. Ito, naka-highlight itong ito siya. Dapat i-highlight mo to yung account mo sa YouTube. So, highlight mo yan. Lagyan mo ng title, let's say for example, LS streaming. So, pagkatapos, pwede kayo maglagay ng description dito, for privacy, always in public. Pag gusto nyo mamaya na kayo mag-schedule ng live nyo, pwede din. I-click nyo lang yan, then create broadcasting. Pag kinik nyo yung schedule for later, mag-a-ask yan kung anong oras kayo magla-live. So, punta muna tayo. Gagawin na natin ito, dedirection na lang tayo sa streaming natin. So, create broadcast. Balikan nyo yan, create broadcast. Antayin nyo lang. Ayun. So, you're entering broadcast studio. So, pagkatapos, right after nyan, magti-test yan for our microphone. So, yung sa akin is hindi siya gagana kasi I'm using screen recording para sa pag-record ng studio na to. So, ayan, nakikita nyo ako. Ayan, so, magsisimula tayo, enter broadcasting studio. It's okay. Close niyo lang yon. Kasi nag-screen recording ako kaya may lumalabas na ganun. Click mo lang. Hindi pa tayo totally live. Di pa natin nakikita dito sa streaming account natin or sa channel natin. Wala pa nakikita dyan. Pag click mo yung go live, click go live. And then, load mo lang yung dito sa ano mo para makita mo yung live streaming mo. Antayin lang natin. Kasi usually it will take mga ilang maybe seconds, ayun, lumabas na. So, pagbukas mo sa split screen mo, automatic yan lalabas na naka full screen. So, dapat ilagay mo siya sa into non-full screen para makita mo kung sino yung nagko-comment. Makikita mo rin dito banda yung comment section, pero yung mas maganda kasi para di ka mahirap, para mabigyan mo agad sila ng jacket or ma-add to moderator mo sila dito ka lang dito sa YouTube, main YouTube or sa YouTube application mo, kasi mabibigyan mo sila ng jacket. So, makikita mo naman kung anong ginagawa mo dito sa kabila dito. Makikita mo naman yan. So, kung ano yung ginagawa mo, makikita dito sa kabila. So, yung isa,
nandito yung live box natin, which is on time siya. I-compare natin dito sa YouTube account or sa YouTube channel natin or sa YouTube application. So, ganyan lang guys. Kung gusto nyong makikita yung makikita nyo dito sa kabila, dito sa Streamyard natin, pwede din naman, kaso kailangan lang talaga ng kailangan na talaga i-full screen tong Streamyard natin pag gusto nyong full screen yung nakikita nyo. Pero it's up to you. Yung sa akin kasi ginagawa ko is dito ako gumagawa ko ng split screen para makikita ko yung YouTube channel ko dito sa kabila. Nakikita ko tong eto, YouTube channel ko na dito galing sa YouTube app. And then, eto yung Streamyard ko na website. So, simple lang naman, madali lang naman siyang gawin. As long as yung phone mo is capable for for split screen or multi-screen. Yung multi-screen kasi malaking tulong din kasi yung multi-screen kasi nakakagamit ka ng dalawang application in one use lang. So, yun guys, yun lang yung gagawin natin. If in case, wala kayong extra phone para makita nyo yung gustong magpa-add sa moderation, ganito lang yung gagawin nyo. So, bukas yun ng YouTube application nyo and then yung Streamyard website nyo. So, yun lang guys, and thank you for watching for this tutorial for our Streamyard and YouTube channel using only one phone na di na kailangan ng ibang phone. Kasi usually yung mga nagla-live or nag-streamyard or nagla-live sa YouTube is gumagamit ng dalawang phone. So, para di na kayo bibili, since alam niyo na, pagbaguhan pa lang tayo, gayto yung ginagawa natin usually, maghahanap tayo ng paraan para makabili or makapag live at saka makita natin yung mga gustong magpa-jacket sa comment section. Ayun. So, yun lang guys. Hope you enjoyed this tutorial and have a great day. Bye-bye.